So what's up mga ka-gadget, yung video tutorial na ito is about J810Y Samsung. Problema niya is after update hindi na nag-work yung touchscreen niya. So parang naka-disable yung function ng touchscreen niya. Then isa pa, mayroon siyang FRP. So unang gagawin natin is download natin yung dalawang file na nasa description na ilalagay ko. And then yung password po ay panoorin nyo po yung video na to, dito nyo makukuha yung password. So yun po, pag na-download nyo na yung file, ang unang-unang gagawin natin is ilo-load natin dun sa C3X gadget yung combi files. Yun po. Then select po natin yung combi files. Two files po ang kailangan natin dito. Isang combi files and isang flash file niya mismo. So, yan. Pina-flash po natin dyan is si combi files. So, yan no, mga ka-gadget. Bago kayo mag-flash ng isang unit, dapat po tignan nyo po muna kung ano yung tamang binary niya. Kasi po kung magpa-flash po kayo is mali yung binary niya, marami pong maaapektuhan sa unit. Pwede pong masira yung baseband niya or mawalan siya ng signal. Yun po. Maging mapanuri po tayo bago tayo mag-flash ng isang firmware sa phone. So, then after nito, pag na-flash na natin yung ating phone sa combi files, then automatic papasok po yan dun sa pinaka home niya. Saka natin po i-edit po yung saka natin i-on yung UEM unlock, USB debugging, and yung code na *#0808#, para po ma-edit po natin, ma-off po natin yung kanyang protection, security niya po, UEM, pinaka UEM security niya. So waiting lang tayo na matapos yung unit at mag-boot up. So yun know, mga ka-gadget, medyo malayo po yung cam, no? try nating lakihan para kitang-kita. Yan, ito po yung laman ng bind custom niya, yung pinaka tawag dito, combi files niya. ang nagagawa po ng combi files is para ma-access natin yung inside ng phone. Parang ewan ko kung tama yung term ko, yung pinaka backdoor ng phone. So yun po, ang gagawin lang natin yan is pupunta tayo sa settings. Punta tayo sa settings, then punta po tayo sa about, then click natin 7 times yung build number. About, yeah. Then after nyan, back natin, punta tayo sa developer option. UEM, i-on lang natin yan. Tapos, yung USB debugging. So, type natin *#0808#. Then, sa baba, yung pinakababa, then reset po natin. Save and reset po. Save and reset, then diretso na po natin siyang i-download mode para direct na tayo sa flashing ng flash file. Yung operation na to is downgrading po ito kasi naka 10.0 na po ang version ng Android nito. So kailangan nating
ibalik sa dati para mapagana na sa Android na Android 9.0 para mapagana natin uli yung touchscreen niya. Kasi lahat po ng update ng Samsung ngayon na latest is nagkakaroon siya ng bug sa touchscreen. Kumbaga, yung bagong update na software niya is not compatible for the touchscreen ng gentong model. Maraming model na naapektuhan ng gento, J4 Plus, J7 Pro. Kung naalala niyo dati sa J7 Pro, J8 Plus, J10, A50, tsaka A30, meron din nun. So, yun po. Then, after nyan, ipa-flash po natin yung ating pinaka-flash file para automatic na po siya ma-restore yung buong pinaka-program niya. So, mga ka-gadget, select lang natin yung pinaka-full flash niya. Folder po yan, pwede. Nga pala, ang gamit ko palang software dito is tawag dito, C3X Pro gadget ng mga technician. And then, kung wala po kayong gadget, pwede kayong gumamit ng Odin. Basta tama po yung binary nyo, binary version nyo ng flash file, papasok at papasok po yan. And careful, be careful lang sa paggamit ng Odin kasi minsan yung iba na deadboot dyan. So, antayin natin ulit siyang matapos. So, habang nag-aantay po tayo, mga ka-gadget, kung kayo'y bago sa aking channel, napadaan sa aking video, huwag kalimutang mag-hit ng subscribe and click notification bell para sa mga susunod ko pang new video tutorial update. And please like, comment, and share my video. Yun lang po mga ka-gadget. Malaking tulong po para dumami po ang ating subscribers and viewers. At kung kayo po may mga tanong about sa mga unit na pwede ako makatulong, just PM my FB account Ken Sakim Morales or Twitter account same name. So yun po. Then after po ng flashing na ito, yung phone po is normally back na po yan at pwede na yung gamitin yung phone nyo. So, nalikod ko. Grabe. So, ayan no, mga ka-gadget. Ano pa ba sasabihin ko? Isa pa pala no, mga ka-gadget, na-approve na tayo ni YouTube sa ating joint membership. Yun po ay magkakaroon po tayo ng joint membership. Kung kayo po ay interesado sa aking channel at loyal supporter po kayo, is please pwede po kayo mag-join ng membership sa akin. Check nyo na lang po yung tab ng join, then makikita nyo po kung magkano yung pinaka-price doon. Yun lang po. Sana po supportahan nyo yung aking channel. Ay, hirap na sipunin. Sinisipon tuloy ako. So, medyo matumal ang upload ko ng video ngayon dahil sa matumal din yung aking pwesto. Sana ambunan tayo ng maraming customer para mas marami tayong magawang tutorial.
So ayan, yung ating pagpa-flush po is finished na, and nagbo-boot up na lang yung phone, antayin natin siyang mag-okay yung boot up niya. Then after nyan, alam na naman natin is configuration na lang yan, para makapasok na tayo dun sa home. Then after nun, okay na po yung unit, pwede nyo na po yan gamitin. Yung video tutorial na po ito is dalawa po ang tinanggal natin dyan is dalawa po yung pinix natin dyan pala, isang account, removing account, and tawag dito, pinix natin yung malfunction ng touchscreen. Kumbaga yung pagka-disable ng touchscreen na hindi gumagana, inayos natin yon para mapagana natin. So waiting na lang tayo sa boot up ng unit. Ah, ba't na-off yun? Shit, kaya pala. Wala akong ringita doon po. Tikyan. Medyo matagal-tagal din yung nung putak ng phone. So yung ginagawa ko kasi dyan is yung may dumating yung laptop. So ayan, nag-boot up na yung phone. Then ang gagawin na lang natin dyan is set up na lang natin. Ayan, naka-set up na po siya. Then mapapansin nyo dyan, yun, pwede na siyang i-touch. Sa una po talaga, nag-i-initialize na yan, akala nyo lag. Pero wait nyo lang po siya after a minutes or seconds, mag-okay na po yan. Namo ako, pindot ng pindot. Ulit eh. Medyo masama ang aking pakiramdam at ako'y inuubo.
4? Yes po. Black? 4. Black 4. Pa? Ano po yan? So mga ka-gadget, done na po yung ating tutorial. Hanggang dito na lang po. See you on my next video tutorial.